Ito, kwento lang sa akin ng mabuting kaibigan ko. Ganito pagkakakwento niya. Nagmamadali ako maglakad papunta sa importanteng client meeting. Naghahabol na ako hininga habang sinasidestepan kaliwat kanan mga tao sa sidewalk para makapunta sa office. Behind na ako sa schedule pero kung ikikip ko ganitong bilis, baka onting minutes na late lang ako. Tapos biglang andun siya. Yung matabang lalaki, halos kasing lapad niya na isang buong sidewalk. Tapos kala mo, pagong sa bagal maglakad. Napahinto ako ng talagang hinto dahil nakaharang na siya. Bakit sobrang inconsiderate ng ibang tao? Sinong maglalakad ng sobrang bagal dito sa Manila? Anong problema na itong lalaking to? Sinimulan ko na siya mura-murahin sa utak ko at laitin yung katawan niya. Tapos ini-imagine siya na nakaupo sa couch niya sa bahay habang kumakain ng donut gabi-gabi nang hindi naaalis virginity niya. Habang nagkakas ako ng mga spell sa matabang lalaking to sa utak ko, lalo ako naikrita na baka hindi ako umabot sa meeting. I-imagine ko yung client na nagagalit na sa pag-aksay ako ng oras niya at pagduda sa kakayahan ko na tumupad sa mga commitments. Tapos nalipat bigla sa sarili ko yung isip ko dahil bakit nga ba hindi ako umalis ng mas maaga? Naiirita ako na naging tamad lang ako nung araw na yun. Pero habang sinusumpa ko yung araw na pinanganak ako, na-realize ko na kalokohan tong ganitong klaseng pag-iisip. May idea ba yung lalaking mataba na kailangan ko makapunta sa importanteng meeting? Malamang nga hindi niya ako nakita kasi galing ako sa likod niya. Sino ba nagsabing kailangan niya maglakad ng mabilis? Ako rin naman minsan babagal-bagal maglakad. Bakit ko hahayaang madown ako ng mga bagay na tulad nito? Anong benefit ba makukuha ko pag nagalit ako o nainis? Siyempre wala. Gano'ng kadaming oras ko ba nasayang niya? Iilang segundo? Hindi talaga siya yung dahilan kung bakit ako late. Hindi ko mababago yung katotohanan na hindi ko naplano ng mas maigi yung schedule ko. Hindi ko alam sasabihin ng client ko pagdating ko dun. Hindi ko control anong mararamdaman o gagawin niya. Hindi naman ako makakapag-magic na biglang alisin na lang lahat ng tao sa sidewalk. Ano ngayon best action na magagawa ko para umabot sa meeting? Tapos ko ikutan yung matabang lalaki, natawa na lang ako dahil sa hinahayaan ko pang mga ganun kaliit na bagay na ma-down ako. Tapos binilisan ko pa yung lakad at ginawa ko yung best ko para umabot sa meeting. Libo-libong mga bagay ang pwede mo ikairita, ikainis o ipag-alala. Yung ekonomiya, savings account mo, tsaka matatabang tao na naglalakad ng mabagal sa sidewalk. Libo-libong mga bagay din ang pwedeng makasira ng araw mo pati ng buhay mo. Pero libo-libo din ang mga maliliit na bagay na magagawa mo araw-araw para maging mas masaya, productive at successful. Pero yung pagiging galit sa matatabang tao na naglalakad ng mabagal sa kalsada ay hindi isa dun. Anong lesson makukuha natin dito? Una, questionin mo kung valid ba talaga mga negative thoughts mo. Pangalawa, walang sense yung pag-aalala sa mga bagay na hindi mo control, past man yan o sa future. Tatlo, tanggapin mo yung reality at mag-focus lang sa kung anong nakokontrol mo. Tapos pang-apat, piliin mo mga iisipin mo at i-action mo na makakatulong sa'yo ma-achieve yung best result na gusto mo. Kung may natutunan kayo sa video ito, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2. See you sa next video.